Samantala, may babala ang United Nations sa mga gumagamit ng mga cellphone. Posible na raw ma-clone ang mga SIM card nyo para magamit ng hacker sa ilang transaksyon tulad ng pagbabayad gamit ang inyong mga bank account. Saksi si John Consulta. Kung dati para lang sa call at text ang cellphone, ngayon nagagamit na rin ito sa pagpapasa load at pwede pa ngang magamit sa pagbayad ng kung ano-ano tulad ng bills o kaya sa pakikipagtransaksyon sa banko. Pero ingat mga kapuso, dahil ayon sa United Nations, may bagong bug na iskubre ang Berlin Security Research Labs na kaya raw mag-clone ng SIM card para makontrol ang isang cellphone. Ayon sa UN International Telecommunications Union o ITU, sangay ng UN na tumututok sa information and communication technology, sa pamamagitan ng SIM card clone ay pwede nang makialam ang isang hacker sa aktibidad ng cellphone mo. Halimbawa, maaaring mapunta sa iba ang mga binabayaran o bank transactions mo. Pwede rin matiktikan ang iyong mga text, email at pati nga mga tawag mo. Pagka na-clone yan, eh, as if ikaw yun. So kung may tatawag doon, pwede mo pakinggan kung anong pinag-uusapan nila. Kasi ikaw yun eh. So dalawa kayo using the same SIM card. Nakatakda na raw ilabas ang babala ng UN sa may 200 bansa. Dagdag pa nito, posibleng idaan sa mga tinatawag na spam text ang virus para ma-access ng hacker ang inyong cellphone. SIM card natin, nakasave ang sobrang dami ng information such as passwords to your mobile payment systems, passwords to your different email accounts, your Facebook, your Twitter. Palilitawin na ikaw ang nakipag-transaksyon. Pag nakipag-transaksyon ka, syempre the hacker has no intention of paying for the value of the transaction. Madidiin ka. Wala pa namang na-monitor na ganitong aktibidad sa Pilipinas ang NBI. Pero mainam na raw, maging maingat sa pagbubukas ng mga kaduda-dudang text, lalo sa di kakilala. Dahil nga suspended yung Cybercrime Prevention Act, the only law that is existing para makapag-imbestiga yung Republic Act 8792, which is the e-commerce law. Pero alam naman natin, medyo may maraming kakulangan ito. Kung nangyari yung pang-hack abroad, we do not have jurisdiction. Kasabay ng pag-aaral sa banta, ikinakasa na rin daw ng NTC ang pagkikipagpulong sa telecommunications company sa bansa. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.